The notices to explain is actually the first step on the investigation. Pinagpapaliwanag ng Bureau of Immigration ang 36 nilang tauhan na dating nagbabantay sa kanilang detention facility sa loob ng Camp Bagong Biwa sa Taguig City. Ito ay matapos lumutang ang isyo na nakagamit pa ng kanilang gadgets tulad ng cellphone at tablet ang mga Japanese detainees. Partikular na rito ang idiniport noong isang araw at kahapon na Japanese fugitives. Primarily on the communication gadgets, the cell phones, the tablets, the laptops that were found inside the detention facilities that were allowed by the personnel without the approval of the commissioner. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, sa ngayon nagsasagawa sila ng sariling investigasyon at ang resulta nito ay ibibigay sa kalihim ng Department of Justice o DOJ. Dagdag pa nito, kapag may nakita silang batayan na may dapat panagutan ang kanilang mga tauhan, bukod sa suspensyon bilang disciplinary action, mahaharap din ang mga ito sa kaso. Pansamantala din silang inilipat sa main office habang isinasagawa ang investigasyon. So much so that if we will found probable or prima facie evidence, they will be formally charged. And upon formal charge, the suspension will follow. Aalamin ng DOJ ang kaso ng mga dayuhang detainee at kung ano ang nakahahadlang para sila ay maipadeport. Well, the Secretary mentioned yesterday and again today that we will be doing an inventory with the help of Commissioner Tansingco. This inventory is supposed to siguro sweep, no? And do an inventory of all the cases filed against these deportees so that we can evaluate whether these cases are filed for the purpose of hindering or preventing their deportation. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.